napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, at malaki. Hindi maliit, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga ka-DDS, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So bakit tabingi ang aking mic? Parang utak lang ni Ninyo Barsaga na tabingi. Ito na naman po tayo, isang madugong balibakbakan na naman. At may new upload si Ninye Barsaga. Ang title niya, Kung May Kahihitan. Anong kahihitan? Kapa, mag-step down ka na as DepEd Secretary. So ito na yung ating kapi. Tangina nga, parang hindi ko narinig yung ano mo, Ninyo Barsaga. Parang hindi ko narinig yung voice message mo, ha. Alalahanin mo, Ninyo, ha. Nasa amin ang alas. Hinaantay lang namin yung isang hudyat. Ano, kaya waiting ka lang. Sige, magputak ka lang naman, putak, Ninyo. Magputak ka lang na magputak, ha. At darating yung araw na yung lahat ng sinasabi mo ay babalik sa iyo. Okay. Yan natin to. Sensya na kayo. Medyo maliit lang yung screen, ha. Pag dito ko kasi dito na. O nga pala, bago natin to simulan, may chismis ako. Kaso mahaba itong video na to, no? Siguro, tsaka na yung chismis ko about kay Ninyo Barsaga, about sa GC nila, no? Saka nalang siguro yun. Play natin. Music tayo, music. Kami yung music pa ang gago. Tapos, para. Okay, magandang love. I love you sa'yo, brother. Oh, kasi nung magkaharap tayo last week, pinupusuan kita. At ako'y naniniwala, may abs ka, baby ko. I love you sa'yo. Pero ganun ba lang to? Ay, palito sa akin topic. Alam niyo ang ating vice president ngayon na si VP Sara ay DepEd Secretary din. Oh, alam namin, matagal na. Pangulong Bongbong Marcos para makipag-dialogo, makipag-usap sa mga negosyante sa iba yung dagat. Okay. Di po ba? Mm-hmm. Ngayon, nung umalis po siya, mula na naging Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos, buo ang tiwala niyang binibigay, buong tiwala niyang pinagkakatiwalaan itong Vice President na si VP Sara. Okay. Sa paraan, siya paparati ang nilalagay bilang caretaker or UIC ng ating bansa. Di ba? Asan ang patunay mo na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yun? Ang nga ninyo, hindi ka lang pangit, no? Mapag-invento ka pa ng kwentong hayop ka. Ano? Tangin ang to. Hindi ka na nga lang pangit, mapag-invento ka pa. Tsaka saan galing yung mga kwento mong ganyan? Saan galing yung mga kwento mong ganyan, Ninyo Versace on the floor? Ha, alam ko na kung saan galing yung kwento mo na yan. Siguro sa kapatid mo na si Maring Janet yan, no? Oh, kasi si Maring Janet lang naman yung may contact sa taas, eh. Uy! Si Maring Janet lang naman may contact sa taas, eh. No, ikaw wala kang contact doon, alam ko. Pero si Maring Janet, meron yan. Diba, Mare? Okay. Siya ang nilalagay bilang caretaker o IC. Okay. Pero nung nakapas, okay ang ginagawa niya doon. Pero ngayon, itong ginawa niyang paglutang
sa rally na kung saan may panawagan ng resign Marcos. Di ba? O at least hindi nang galing kay BP Sara. Eh bakit kay BP? Eh bakit kay BP Sara ka nanggagalit na punyeta ka? Ha? Gigigil daw sa'yo eh. Ha? Bakit kay BP Sara ka magagalit? Eh samantalang hindi nyo naman inutos yun. At sa lahat ng interview niya, narinig mo naman kung hindi ka naman tanga at dingi. Diba? Narinig mo naman na walang sinabi dun about si na masasakit or walang sinabi dun si BP Sara na mag-resign na itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip, yung mga tao, yung mga nagsasalita nun, so kagustuhan ba? Ha? Inutos ba? Wala naman, diba? Ang tanga mo! Ano mo, buhay ka pa? Buhay ka pa, pero inaagnas ka na! Panawagan ng rally niya sa Loton, panawagan nila mag-resign na si Bongbong Marcos. Di ba? At ang ipalit daw ay itong si BP Sara. Magugulat tayo, biglang lulutang ang ali doon. Hindi man siya nagsalita, pero nagpa-interview siya sa mga media doon. O ano, anong masama? At wala naman sinabi si BP Sara sa abot kay Bongbong Marcos ah. Eh bakit parang napaka-affected kayo? Ba't parang ano? Ba't parang takot na takot kayo sa mga mangyayari? Why is that? Anin nyo tayo? Ay, rin nyo tayo talaga, oh. Hindi nag-iisip, oh. Alam niya, anong kasalanan ni VP Sara doon? Anin nyo? Kung malamang, una-una, kahit ako na media, kahit nga vlogger, eh. I-interviewin ko yan si VP Sara pag nakita ko. Tanga ka ba? Trabaho nila yun, kaya nga media, eh. Tapos vice president pa yung nandun. Bobo ka ba? Kasi sabi ko siyo, gamit-gamit ng utak paminsan-minsan ha, kahit wala ka dun. Panginoon to, wala ka na nga nun eh. Hindi mo pa pinagagamit. In-interview daw ng mga media, nagpa-interview. Malamang, eto ha, eto. Punyeta talaga to. Bobo kasi nitong hayop na to eh. Eto. Pumunta sa rally si BP Sara. Si BP Sara Duterte. Alangan naman Marcos. No. Pagpunta niya doon, may mga media. Siyempre, trabaho ng media na makaroon sila ng tinatawag na scoop. Oh, alam mo ba scoop? Hindi yung ano ah, hindi yung takal ah. No, para may maibalita sila. 'Di ba? Tsaka sino ba naman kapag sinabihan niyo ba si kapag tinanggihan ni BP Sara yung mga media, sasabihin nyo, napakasama na ugali, ganun. Bubo nito mga hayop na to. Hindi ba isang katarantaduhan, isang kagaguhan ang ginawa ng taong ito? Katarantaduhan, kagaguhan? Paano ang katarantaduhan, kagaguhan yun? Hindi lang talaga kasi kayo makamove on, no? Na sinisigaw ng taong bayan na si BP Sara ang susunod na magiging presidente. Ay! Utang ina nyo, yaktawa kayo ngayon, oh. O nga, hindi kayo magkaugaga. Utang ina, yun na yung pinaka-punchline ng salita mo, tarantado, gago. O ito, i-share nyo to, ha? Naku po, dagdag kaso na naman to, ninyo. Gago, tarantado daw, si BP Sara. Yung isang vlogger, makapal daw ang mukha, yung si Lolo Top. Ay, Lolo Top, di pa ako tapos sa'yo, ha? Di ba? Ang dapat dito, tanggalin na bilang DepEd Secretary, mga kaibigan. Paano tatanggalin si BP Sara sa pagiging DepEd Secretary? Una-una, laging top 1 yan sa ratings. Pangalawa, walang nakikinig sa'yo. Ako lang, kasi kinokontent kita. Pangalawa, kung ikaw man lang ang mag-uutos sa amin, na mga kung ikaw man lang ang mag-uutos sa sambayan ng Pilipino na etong si BP Sara ay i-request na bumaba sa pwesto, no, bilang DepEd Secretary, ay putangin na mo, huwag na. Sino ka? Isa ka lang taing tao. Isa ka lang tao na gawa sa tae. Tapos makikinig kami sa'yo. Samantalang kami, sa lupa kami ginawa.
Eh, ikaw sa tahe, kadiri ka. Mali pa. Hindi ko alam. May mga kumakalat po ngayon, mga kaibigan, na mga litrato na kung saan ang mga litratong kumakalat ay nakalagay doon po sa mga pampublikong eskwelahan. Na kung saan ang panawagan po doon sa tarpaulin ay ito po ang panawagan. Set up na naman to! Oh, nung una tanim damit, ngayon ano na naman? Tarpaulin na naman ang siniset up ni Ninyo Barsaga. Anak ng puta naman, oh. Ha? Pakita ko po sa inyo. Sige. Kita mo. Panawagan. Akala mo maniniwala pa kami sa'yo? Sa mga public school. Ayan, oh. Ayan. Tanim. Pagkatapos, sa tingin mo Ninyo Barsaga, pagkatapos mong loko, mangloko nung nakaraan sa mga da, sa mga in-interview mo na tao, maniniwala kami sa'yo. Ito tayo na, nagtanim na naman, oh. Oh, sa mga school naman ginawa. Buti na buti pinapayagan ng school, no? Buti pinapayagan ng school na maglagay si Ninsang kaya ang school to. Ngayon, tanungin mo. Ganito yan. Sana inilagay mo dyan sa, tawag dito, dyan sa video mo kung saan ang school yan para mapuntan at may interview. Ayang tanong, inilagay mo ba dyan yung pangalan ng school? Para ma-interview kung to sakaling totoo man yan. Tsaka ano ba to? Ano ba yung nakalagay? Justice for Cubuloy? Oh, ayan yung kasalanan ni BP Sara dyan kung sakaling totoo yan. Ah, Ninyo. Bobo Justice nito. Justice for Pastor Apollo Cubuloy. Eskwelahan po yan. Pag-aari po ng gobyerno. Bilang DepEd Secretary, imbestigahan mo bakit nagkaroon ng tarpaulin. Ay, mga estilo nyo, no? Utang na, pagkatapos ng tanim damit, tanim tarpaulin naman ngayon, ayot na yan. O ngayon, paano iimbestigahan? Sabihin mo ko saan school yan. Mga pampublikong eskwelahan na kung saan ang binabandera doon ay pabor kay Cubuloy na kung saan may kasong ano? Human trafficking at pangahalay. Human trafficking at pangahalay. At ikaw naman, BP Sara. Oh. Hindi ko sinasabi na pinapayagan mo yan, ha? Hindi ko sinasabi. Kasi nagtatak... Sabi mo nga, bobo at tarantado si BP Sara, eh. Diba? Tapos sabi mo, gampanan dapat yung trabaho ni BP Sara. Oo. Oh. Tapos ngayon, hindi mo naman sinasabi. Ang bobo talaga. Ang bobo mo naman, Ninyo. Ang ina ka. Ang bobo nitong taong to. Nakasabi niya lang na ano daw. Tapos ngayon, wala daw siyang sinasabi na ano. Laban, bawi, puti. Bikin at pangahalay. At ikaw naman, BP Sara. Hindi ko sinasabi na pinapayagan mo yan, ha? Hindi ko sinasabi, ha? Kakasabi niya lang dito, kakasabi niya lang doon sa video. La, alo, pinapayagan niyo to, BP Sara? Ikaw ang deathbed secretary, dapat aksyonan mo to, di ba? Lala, huli agad ang putik. Nagkaroon ng mga tarpaulin-tarpaulin, palagutin mo ang prinsipal ng eskwelahan na yan. Ang nandoon mga kabataan na walang kaalam-alam sa usaping politika, walang puwang, walang kaisipan sa nangyayari sa politika. Seryoso si Kalbo. Bakit nyo hinahayaan na magkalat ang mga tarpaulin na to? Hindi kaya gawa to ng mga tao ring kalaban mo na nagpapakalat ng ano ron? Huli! Sabi niya, hindi kaya ano to? Tawag dito pakana ng mga kalaban ni BP Sara na kaya inilalagay daw yun. Utang na, sino ba? Ikaw yun, ah. Walang niya kagawain mo yun, ah. Tapos magtuturo ka. Ay, nako. Utang na to, abobo, mag-vlog ang putik. Gagawa ka na nga lang ng hindi mo pa inayos. Tanga naman itong taong to. Gumawa na nga lang.
gumawa ka na nga lang ng ano para kahit papaano eh. Tapos ngayon eh, sabihin niya baka daw sa mga naninira kay BP Sara. Anong naninira? Eh, ikaw yun eh. Sino ba ba? Ikaw lang naman naninira kay BP Sara. Kaya nga kita binablog ngayon eh. Eh kung hindi ka naninira kay BP Sara eh, wala ka dito sa video ko. Kaya in fairness ninyo, malaki bis ko sa'yo ah. Ay, shoutout kay Makmak Humpak. Tangi na, puro mukha na lang ni Ninyo Barsagay nandiyan sa vlog mo ah. Lalay ba? Wawa, lobo. Wala kasi utak, no? Mas may utak pa sa'yo si Ninyo, no? Tama nga ko, madam. Dayo, kung wala kang kinalaman dito, ang challenge ko sa'yo, BP Sara, panagutin mo ang mga taong nasa likod na nagpapakalat ng tarpaulin na yan sa mga pampublikong eskwelahan. Ay, na sino ka ba? Protektahan ninyo ang kabataan. Dapat nilalayo nyo ang mga kabataan sa usapin ng politika. Dapat ang nakikita ng kabataan sa loob ng eskwelahan ay yung may pakinabang sa kanilang kapatid. Oo, yun ano ka, tinutino magsalita eh, no? Pero doon ay yung tama. Sabihin na natin, hindi pa verdict at hindi pa nakatulad si Kibuloy, pero may accusation. Accusation? Ang pangit dito, isa kang vice president. Ang pangit dito, mas pangit ka! Yan ang pinakapangit dito dahil mas pangit ka. Ang pangit pa dito, bilang vice president yung binabanatan mo, lahat ng yung mga pinagsasabi mo dyan, walang naniniwala sa'yo. Yun ang pangit doon. Ikalantaran ang pagsuporta mo sa isang taong inakusahan ng ganitong crime. Ito talagang naisip ko na to, sabi ko. May magiging, di ba katulad na sinabi ko sa ibang video ko, na meron na naman mga ilang araw, meron na naman silang gagawin mapatungkol kay BP Sara. Hindi nga ako nagkamali, ito na. Oh, tanim tarpaulin naman ngayon, puwisit na yan. Hayop ka talaga ninyo, tanim tarpaulin ng hayop. Nung una, tanim damit, kay Kibuloy, ngayon tanim tarpaulin ka naman ngayon. Hindi kasi ganito yan. Kaya siya nagre-request ganito. So, kung nga rin, nagre-request siya. Challenge doubt, challenge. Ngayon, sino ba namang tanga na politiko na papatulan yung challenge mong hayop ka? Bukod sa mukha ka nang hayop, hayop pa ugali mo. No, hayop pa ugali mo. Hayop pa mukha mo. Ang hayop at ang sobrang baho ng parang patay na hayop yung bunganga mo. Tapos, i-challenge mo ang isang BP Sara, ang isang Vice President Sara Duterte. Who are you, motherfucker? Kita na. Misan tingin-tingin sa salabin, ha? Oo, kung sino ba yung kung sino ka ba talaga? Kasi baka mamaya naguguluhan yung isip mo na papahinggan kaya ako ni BP Sara? Sino ba, misan mag-isip ka, sino ba naman ako para pakinggan ni BP Sara? Isip-isip minsan, ha? Diba? Ito pala, naniniwala pala kayo, Kibuloy. Kaibigan nyo pala. Diba? Sinusuportahan nyo. At alam, sinasabi nyo, matinong tao, mabait. Oh, itong tanong ko sa inyo, Robin Padilla, Senator Bongo, dating Pangulong Duterte, ikaw, BP Sara, at yung mga sila Harry Roque, sila Salpanelo, at sampo ng mga dating opisyal ng gobyerno na putak ng putak. Ha? Ito ang challenge ko sa inyo. Bakit hindi kayo umanib? Sarili yun. Sampo daw ng kapanalig ng gobyerno. Puta, binanatan din yung ano niya, mga boss niya. Bobo! Ano? At sampo ng mga dating opisyal ng gobyerno na putak ng... Dating opisyal pala, kala ko gobyerno eh. Okay, sorry naman. Ha? Ito ang challenge ko sa inyo. Bakit hindi kayo umanib? Sarili yun. Ni Kibuloy. Ha? Utang. Oy, shoutout sa nag-e-edit ng video ni Ninyo Barsaga.
Sa susunod, ikat mo naman dun siya sa hindi siya magbabasa. Buta na, kitang-kita eh. Gumano niyo, kumuha ng papel. Ay, naku po, Ninyo Barsaga. Oh, challenge daw kayo lahat. Sumali daw kayo sa Kingdom of the Jesus Christ. Alam mo, Ninyo Barsaga, kung bakit hindi sila sasali, hindi na sila pwedeng sumali doon or bakit hindi sila kasali doon. Oh, mabait naman ang tanga na kasi sila. Ang dapat sumasali doon, Ninyo, ikaw. Para magbago ka na. Hindi, alam mo, Ninyo, kapag nakay Pastor Kabuloy ka, huwag mo mukha kang tao. Dito to, huwag mo mukha kang tao kay Pastor Kabuloy. Yang mukha mong burog-burog na katulad ng pisngi ni Maring Janet. Ha? Ikinis yan. Oh, promise. Ikinis yan. Walang ano yan, walang halumbiro. Tapos naka-aircon ka pa. Doon, marami pang chicks. Ha, Ninyo? Ako sa'yo, ano ka na? Tsaka mas dihamak naman na mas mayaman si Pastor Apollo Kibuloy kaysa dyan sa handler mo. Tsaka delikado buhay mo dyan. Kapag nagsawa na sa'yo at tawag dito, wala ka ng pakinabang, ganun ang gagawin sa inyo. Tapos itatapon ka pa sa dagat. Swerte sana kung may kakain sa yung pating. Kinakatakot siyang mukha mo, walang kakain sa yung pating. Pwede, kunin ka ng kapatid mong chokoy. Tangina mo, magtatagpo din landas natin. Yung mga vlogger na atungal ng atungal, yung mga patay, gutom na vlogger dyan. Ha? Yan. Wow! Yung mga patay gutom daw na vlogger, nakakahiya naman sa'yo, Ninyo. Putang inang yan, yung mukha mo. Ha? Ikaw mismo, sa'yo mismo nang galing na may mga patay gutom na vlogger. Harak man, titignan mo nga itsura mo. Ano siya, sabi mong patay gutom na vlogger. Harak man, tangina, ang kapal din ang mukha mo. Yang pangit mong yan at yung mukha mong mukhang patay gutom, ikaw pa talaga may ganang magsalita. Sila BMR. Ha? Bakit hindi kayo mag-member ng simbahan niya? Bakit hindi kayo magpabautismo sa simbahan niya? Mabait pala yan. Oh, matino. Oh. Malinis. Disiplinado. Gitagalit eh. Bakit hindi kayo umanib sa simbahan niya? Gitagalit eh. Ipakita ninyo na tunay siyang matino. Bakit hindi kayo sumama sa sekta niya? Galit na galit eh. Total, pinagtatanggol niya yan. Di ba? Todo din. Akala mo aso kahul lang kahul eh. No? Tama mo. Tanga, parang bulldog na ano ah, parang ang tawag dito sa aso na to, lahi nito. Parang bulldog na ano, clean crop, skinhead. Ay, pero in fairness, akala ko dati si Mr. Clean nasa sachet lang. Pero kaso ito yung ano eh, ito yung dugyot version ng Mr. Clean eh. Umanig sa reunion niya. Sumama kayo. Para maging makatutuwanan. Ang tangina, no? Kahit nakakondo ka na, no? Pangit mo pa. Tapos yung mga, oy, yung higaan mo, magtupi ka naman ba? Ang tangina, nakakondo, dugyot ka ba? Alang niya, lahat na nakakondo ka na lahat-lahat, dugyot ka pa rin. Ay, Ninyo, magbago-bago ka na. Putang ilan ito, dugyot ka pa rin. Ayun, ang cute yun. Ano eh, no? Alam mo yung si... Napanood niyo yung Dragon Ball? No? Napanood niyo yung Dragon Ball na movie? O, kamukha ni Ninyo Barsaga dun si Cell. Ay, si Prisa pala, si Prisa. O, ganyan yung itsura ni Prisa dun eh. Nasabi niyo, matino yan. Na malinis yan. Oh. Na mabuting tao. Oh. Na hindi niya magagawa. Ipakita ninyo na kayo imember. Umanib kayo sa samahan na yan.
Matino pala yan eh. Ha? Pero hindi yun ang issue dito eh. Alam mo, Bibi Sara, dapat... Butay na mali nyo, sarap ba mag-tripan gago? Yung dahil ay bagay sa kanya yung sound, yung effects na ganito yun, oh, ulitin natin. O ang lugar mo. Dapat iniingatan mo ang pagiging posisyon mo bilang defense secretary. Masaya yan, madam. Kasi hindi malayo. Nagnagawa mo na. Ha? Ginawa mo nang sumama sa rally ng mga anti-government. Alam niyo kung bakit hindi ko nare-rebat yung mga pinagsasabi ninyo? Wala eh. Nonsense din naman. E di asarin ko na lang. Nonsense eh. No? Alam nga naman, i-rebat ko yung sasabihin ninyo. Eh, wala nga kabuluhan. Walang pamagat, walang gitna, walang katapusan, walang intro. Antay Marcos, na kung saan may panawagan ng pagbibitin niya, lulutang ka? Ulit-ulit ka, butangin na ka. Dapat ka bang pagkatiwalaan ng administrasyon na to? Dapat ka bang bigyan ng pagkakataon ng titiwala? Or may hindi na? Diba? Kasi alam mo ang panawagan dyan? Patangsikil si Marcos, pagbitiwin si Marcos, tapos lulutang ka? Hindi ko akalain na nasa ulo lang pala ni Ninyo Barsago yung isang Dragon Balls. No? No? Lutay na. Kaso wala yun. Kaso walang star. Kaso yung star niyan. Buta na may letter M na to sa noo. Oy! Magsu Super Saiyan Devil na to. Tandaan nyo kay Veggie tayo dito. Yeah, with that, eh. Mas maganda ganyan eh. Yeah. Alam niyo kapag yumaman ako mga ka-DBS, kukunin ko to si Ninyo. I promise kukunin ko to pag yumaman ako. Gagawin ko tong tigapagbantay ng bahay ko. Doon siya sa labas, nakakadena. Uy, ang gandang aso nito ha, in fairness ha. Oo, ito yung aso talaga. Marunong magsalita oh. Diba? Anyway, ito yung magandang aso na alagaan. Alam nyo, bobo rin yung handler ni Ninyo Barsago, no? Alam mo, sir, ma'am, or sino ka man, alam mo, pinaka-the best na gawin, no? Maghanap ka ng, ano, ng babaeng aso, yung labrador. Tapos, diba, pag nakahanap ka na ng babaeng aso, ipakasta mo kay Ninyo. Pag napakasta mo, dadami lahi niya ni Ninyo, ibenta nyo. Ang gandang breed niyan. Ay! Ang gandang breed niyan, promise. Biruin mo sa nakakita, may alaga ka ng aso. Marunong pang magsalita. Tsumo pa. Sorry. Marunong pang... Duro, marunong naman. Maligo nga lang ata hindi eh. Marunong magugas ata ng pinggan yan. Maglaba. Oh, mag-toothbrush, hindi nga lang. Yung nga lang siguro gagawin nyo doon. Tututbrushan nyo talaga siguro yan si Ninyo Barsago. ang ganda ng breed na to. Tsaka in fairness ha, magagamit mo to sa mga magnanakaw. Alam nyo kung bakit? Ibiruin mo ba naman, no? Mukha pa lang, katakot-takot. Ayoko, dali, isa dun sa... The 13 Ghosts sa movie. Alam niyo yung The 13 Ghosts? Yung movie, yung sa mga salamin. Ano si Ninyo? Okay, tuloy na rin. Yan, madam. Nasaan ang loyalty mo? Abo. Tandaan mo, madam. Tandaan. Hindi siya Vice President ni Kibuloy. Vice President ka ng sambayan ng Pilipino. Inilagay ka dyan para protektahan kaming nakakarami, kaming mga Pilipino. Oh, ano, bakit? Hindi ba kayo pinoprotektahan? Oh, bakit? May sinabi ba doon si BP Sara na wawalang niya lahat ng Pilipino? Wala naman ah. Ah, gusto nyo kasi protektahan or kumampi si BP Sara kay BBM. Ganun ba ibig mo sabihin? Eh di ikaw na lang. Gusto mo eh, ikaw na lang. Para maging ligtas kami.
Diyan ka namin iniloklok. Hindi. Tang ina. Si Bibi Sara magliligtas sa iyo, Ninyo Barsaga. Tsaka si anong sinasabi mong Wait lang. Anong sinasabi mong niluklok mo? Gago ka ba? Tingnan mo kabubuan mo, ikaw mismo 'yung napapahamak. Paano mo sasabihin na niluklok mo? Eh pinagsigawan mo dun sa video mo na ang binoto mo lang ay Cisco. Ang kinampanya mo ay Cisco. 'Di ba? Sabi mo, gago ka ba? Nasa video mo 'yon, ang kinampanya mo Cisco at hindi ang Duterte at si BBM. Tapos ngayon sasabihin mo, binoto mo si BP Sara? Bobo ka ba? Di ba? Ewan ko lang, ayoko na lang hanapin yung video na yun eh. Pero nandito ho yun. Nandito yun sa ano, sa channel niya. Na ang kinampanya daw, kinampanya niya ay si Isko. Hindi daw si ano, hindi daw si Bongbong Marcos. So, di ba? Huli ka na agad ng bubo mo. Niloklok dyan para maging ano na yung tibuloy. Hmm? Kung meron kang personal na ano kay Kibuloy, i-personal mo sa kanya yan, pero ilayo mo ang pagiging vice president mo. Iba ang trabaho mo, madam. Ha? Ngayon, kung nagawa mo sa kanya kay BBM yan na sumama ka sa mga anti-rally laban sa kanya, e paano pa kaya katiyakan namin sa inyo, madam? E baka mamaya sa susunod may rally na naman na wala ang Pangulo. Tapos ikaw na naman ang OIC. Eh pakialam namin sa Pangulo mo. Kagustuhan ni BP Sara na pumunta dun. Pakialam mo. Tsaka siya ba ang nagpasimula ng rally na yan? Pakialam mo pa rin. No, wala ka namang inaambag dyang hayop ka. Kuda ka lang ng kuda dyan. Tahol ka lang ng tahol. Hindi, ito ha. Yung sinasabi niya laging tahol ng tahol yung mga vlogger ng mga Duterte. Ano ba yung ginagawa mo? Bukod sa mukha ka nang ang aso. Ha? Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Kung na-stuck yung mukha, oh. Ginawa niyo yan. Tangin ano katiyakan pa namin, mo? Madam? Ha? Tayot. Dapat sa'yo mag-resign ka na dyan. Abo, resign! Delikadesa, madam. Delikadesa? Tutal, sinasabi mo dati. Puta na, kung ako si BP Sara, maikinig ako sa'yo. Tasabihan mo akong delikadesa. Eh kung sa'yo, hindi ko nga makita yun, tas susundin pa kita. Bobo talaga. Bobo! Hindi siya kapit-toko. Diba? Hindi mo pangarap ang maging pangulo. Hindi mo pangarap ang kinalalagyan mo ngayon. Ngayon mo ipakita na hindi ka kapit-toko. Bitawan mo ang death end. Pabayaan mo ang ibang mga tao na mas may kakayahan mamuno sa death end. Huwag nung hantayin, madam. Na, ay hantayin kong susunod ng Pangulo. Pagina mo, stress na stress ka na, gago. Tumigdip ka desa ka. Ha? Gusto ng mga agat na to. Na may delikadesa ka. Gato galit, oh. Hindi yung gagamitin nyo pa ang tanggapan ng DepEd. Di ba? Nakakahiya. Sana may mag-file sana sa'yo ng impeachment. Wow. Sa Kongreso. Wow. Ha? Itong mga DDS vlogger, anong magagawa nito? Eh, tanong ko rin sa'yo, ano ba magagawa mo? Ano ba magagawa mo? Sige nga, tanongin nga rin kita. Ikaw, vlogger ka rin ha. Ano magagawa mo? Ha? Ami magagawa ka kasi yung handler mo nasa gobyerno. Ay, puto mo. Oh my God. Oh my God, Ninyo Barsaga, you eating my nerve. Ayop na yan. So ibig sabihin, kaya para malakas ang loob mo ninyo, at dahil may magagawa ka sa mga ganyan sinasabi mo, mga piti-petisyon na yan, so ibig sabihin na dahil yung handler mo, malaking tao, makapangyarihan, ganun. Grabe, nakakatakot ka naman.
bukod sa mukha mo. Ano itong mga DDS? Ito sila Judea? Oh, Judea. Sila BMR? Sila Bisdak? Oh, Bisdak. Okay na kita ninyo, hoy. Oh. Tapos na ang DDS vlogger noong tapos panahon ni dating Pangulong Duterte. Oh. At ako, naging party ako dyan. Oh. Naging part ako. Naging party ka, ka. Pero nung wala ka nang mapala, lumiwas ka na. Wala na daw DDS vlogger. Weh. Weh. Baka hindi mo lang, baka natulog ka lang. O baka bangag ka lang. Huwag ngayon, hyper na hyper ka pa nga dito eh. Oo, tamutang ina mo. Huwag kahagatin mo ako ninyo ha. Kakaligo ko lang ha. Huwag gusto niyo akong kagatin no. Grabe talaga si Ninyo, itsura pa lang no. Ng kabuuhan ng DDS kayo, inaako yung DDS kayo, defender. Wala, ano nakakatawa din? Ina ninyo. Tanong mo rin. Oh. Naihibang na ba kayo? Ah, naihibang ka na rin ba? Ha? Ha? Tigilan ninyo yan. Oh, bakit? Ha? Bakit? Oy! Oy! Oy, isang vlogger. Balita ko, minagahanting daw sa akin na vlogger dyan. Oo, oh, dito ako. Oo, oh, nandito ako. Huwag muna natin itatapik to. Wow! Minagahanting daw sa akin niya isang vlogger. Ay, lako mo ninyo. Lako, tapang-tapang ninyo, Bursaga. Sige, patatengan natin. Natin itatapik yan. Bibigyan kita ng time. Ha? Kung ano ang plano mo sa akin, pukin ang ina mo kasunog ka na eh. Nakuha ko ng impormasyon doon sa plano mo. Ha? Ganito na lang, madam. Mag-resign ka bilang DepEd Secretary. Anong plano ko? Anong sinasabi mo plano ko? Anong sinasabi mo plano ko? Di sino bang umanting sa kanyang vlogger bukod sa akin? Saka, ba't kita ang tingin? Sino ba? Mamaya kagatin mo pa ako eh. Ha, ninyo. Mamaya kagatin mo pa ako eh. Putang ina ka. Ay, o nga pala ninyo. Small word, di ba? Oo, nung nakaraan kahapon nag-upload si Mike Cosa. Si Mike Cosa po ay isang vlogger. Hindi ko na lang babanggitin sa iyo kung sino yung kaibigan ko ng mga rapper doon nakasama mo doon sa pagbibilyard. Kaya ninyo, ingat-ingat ka. Ano ko, magdala ka ng barel. O kasi pag nakita talaga kita, ay lako. Ewan ko na lang. Ituloy mo ang pagiging vice president mo. Kasi yun naman ang mandato mo eh, bilang vice president eh. Pero, sa DepEd, dapat sa'yo mag-resign ka na. Ano? Ha? Nangagat oh. Mag-resign ka na. Nangagat kung meron kang delikadesa, kung meron kang kakahihiyan sa sarili mo, kung hindi ka kapitoko, kapitoko, hindi ka uhaw sa tower. Wow, sa tower! Ano kapit ako? Ibig sasabihin ito, kapit ako. Sino kaya mas mukhang tao sa inyong dalawa? Kapit ako daw kayo, no? Sino kaya nakapitan? Si Bongbong Marcos? Si Pastor Pibuloy? Ha? Paano, sinong kapit? Saan siya kumakapit ako? Palangan, ano? Sana, puro ka anong hayop ka? Puro ka inventong kwento, no? Puro inventong kwento. Ninyo Versace on the floor. No. So yun, mga ka-biyaya, mga ka-DDS. Gutosin nga, parang ngayon ko nung patulan to si Ninyo. Kaso, minsan nabuboring talaga ako sa buhay ko. Kahit pa paano, gusto ko nang may napagtitripan. So yan ha, nandiyan na si Ninyo. Ay, so sumakit na naman mga panga nyo, no? So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Alam na daw ni Ninyo kung anong gagawin nyo doon sa nag-hunting na vlogger. O kakasuhan mo? Edi go! Go, Ninyo, go!
Yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.